ipaglaban mo muna bago mo bitawan. Binitawan mo o bibitawan mo dahil pagod ka na at sawa ka na. Huwag mo naman sukuan dahil lang di na kayo masaya o dahil lang napapagod ka na. Bakit mo pagsasawaan kung ginawa naman niya halos lahat para sa'yo? Bakit ganun lang kadaling sukuan siya? Baka siguro ganun lang kababaw yung pagmamahal mo para sa kanya. Kasi kapag mahal mo, ipaglalaban mo, paninindigan mo, ipaglalaban mo yung nararamdaman mo para sa kanya. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon ninyong dalawa. Bakit? Kasi unang-una pa lang, ikaw na yung pumasok sa buhay niya. Ikaw yung nangakong ipaglalaban mo siya hanggang dulo. Tapos, ikaw yung unang susuko. Hindi mo alam bakit ka nagsasawa. Hindi mo alam kung bakit hindi mo na kayang maging masaya. Baka kasi hindi mo din ginawa ng paraan para mabalik yung saya sa relasyon ninyong dalawa. Baka kasi pinili mo na talagang sukuan siya dahil nahihirapan ka na. Huwag mong sayangin yung taong ginawa ang lahat para sa'yo. Pinahalagahan ka niya ng sobra kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yon. Hindi lahat ng tao kaya kang ipaglaban. Pahalagahan mo hanggang may pagkakataon pa. Huwag mong sukuan kung alam mong sa una pa lang ay hindi ka naman niya iniwan. Kasi hindi naman ikaw yung hindi binigyan ng halaga. Hanggang hindi ka pa sinusukuan ng tao, huwag mo nang hahayaang mawala pa. Huwag mong sukuan yung mga taong nandyan pa rin sa buhay mo. Kahit nakikita na lahat ng negative sides sa iyong pagkatao. At the end of the day kasi, pipiliin niya pa rin mag-stay kahit sobrang hirap mo nang mahalin. Doon tayo sa taong mamahalin tayo kahit maging komplikado na ang lahat. Magpasalamat na lang tayo na may mga taong kaya tayong mahalin kahit hindi na tayo kamahal-mahal. Na kahit pinagtatabuyan mo na siya pero nag-i-stay pa rin siya. Kasi yung taong ito deserve na mahalin. Siya yung dapat hindi iniiwan. Siya yung hindi dapat sinusukuan at pinagsasawaan. Maraming iba dyan. Makakahanap ka pa ng mas okay sa kanya. Pero hindi lahat kaya kang mahalin na tulad ng pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Hanggang nandyan pa yung taong yan, hanggang mahal ka pa at handang magpakatanga sa'yo, walang rason para sukuan at pagsawaan mo siya. Iparamdam mo kung gaano siya kahalaga. Kung nagsasawa ka na at napapagod ka na, huwag mong iwan. Much better kung kakausapin mo muna, hindi yung iiwan mo na lang bigla at magiging cold ka sa kanya. Huwag ka nang maghanap pa ng iba ng totoong magmamahal sa'yo na ibinibigay naman ng taong nandyan sa harap mo. Huwag mong sukuan dahil nahihirapan ka lang at pagod na. Magpahinga ka. Ayusin nyo muna. Bumalik kayo sa kung saan kayo nag-umpisa. At isipin nyo lang kung bakit nyo piniling mahalin ang isa't isa. Ngayon, kung meron kang natutuhan sa ating video, huwag mo namang kakalimutang i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa pagkikinig. Mag-ingat ka. God bless.